Magandang araw sa kapwa ko Pilipino dito sa Pilipinas at sa mga OFW. Saan man pulo kayo ng mundo naroon, magandang araw sa inyo. Sa lahat ng kabarya at kapwa kolektor, sa lahat ng mga senior citizen at silent viewer, magandang araw po sa inyo. Narito naman pong muli ang inyong lingkod na si Mari Victorio upang magbahagi ng konting kaalaman at konting impormasyon tungkol po sa mga koleksyon kong coins. Meron po tayong bagong hunt dito ngayon. Mainit-init pa. Ang $1 ng Hong Kong. Ito po yung $1 nila noong unang panahon. Hindi pa ako yata pinapanganak. Ay ito ang kanilang pera. Pag-usapan po natin. Sa harapang bahagi po ay makikita natin ang crown bust ni Queen Elizabeth II na nakaharap sa kanan. Ang lettering po niyan ay Queen Elizabeth II. Ang engraver po ay si Cecil Thomas. Kung makikita ninyo si Queen Elizabeth II ay may corona dyan. Sa ibang pera niya, wala siyang corona na nakapatong sa kanyang ulo. Pero dito po, mayroon. Sa reverse na bahagi naman po, ay makikita natin ang standing crown lion. Tapos po, sa itaas po, ay makikita natin ang salitang Hong Kong. Sa ilalim ay ang petsa ng pagkakagawa. Tapos po yung word na $1. Yan. Ang lettering nga po niyan ay Hong Kong, 1960, $1. Ang S po niyan ay maganda po eh. Ayan o, may biyak sa gitna. Ang po ang tinatawag na security edge. Yan. Ginawa po yan sa Heaton, Birmingham, United Kingdom. At po, doon po namang isa ay King Norton's Metal Company sa Birmingham din, United Kingdom. Gumagawa po sila ng coins doon. Magbuhat na 1890 hanggang 1962. Yan. Yan nga po ay galing sa bansang Hong Kong. Yan po ay nasasakupan ng China. Ang queen po noon ay si Queen Elizabeth II. Magbuhat po 1952 hanggang sa 1997. Standard circulation din po yan. Ang petsa po ay 1960 hanggang 1970. $1 po ang value niyan. Ang currency dollar, magbuhat 1863 hanggang sa kasalukuyan. Ang composition noon po, copper nickel. May timbang po siya na 11.7 grams at may diameter na 29.8 millimeter. May kapal po na 2.25 millimeter. Ang hubog po niyan, ayan, makikita niyo bilog. Ang technique na ginamit po diyan ay milled. Orientation ay medal alignment. Na-demonetize na po yan noong January 1, 1978. Ang number po niyan ay ed number 1066. Samantalang ang reference number ay KM number 31, school number 22.1. Dito po sa numista ay may value na po yan kasi ang mintage po niya nung ginawa ng 1960 ay 40 million o 75%. Pero kapag po ang baryan ninyo ay good, ang katumbas po niyan ay 6.29 pesos. Kapag po very good, 18 pesos.
Pag fine po ay 31 pesos. Pag very fine ay 40 pesos. Ang extra fine po ay 71 pesos. Ang almost uncirculated, 169 pesos. At ang uncirculated po, 282 pesos. Yan po. Dito naman po sa eBay, kapag po ang pera ninyo ay 1970, nagkakahalaga po yan ng $38.99, almost $39. Yan po. Meron naman pong yung 1960, nakamukha ng pera ko ay 0.94 o almost $1. O dito naman po sa isa ay 0.99. Yan po. Yan po lamang at wala nang iba. Tumakot naman tayo sa ating mga shoutout. Shoutout po kay Simply Maris, kay Ray Pabilona, Channel Pabilona. Shoutout din po kay Australia Byfield, sa kaibigan kong si CNHP, Vlog PH, kay Ate Simply Lotlot, kay Tatay Greg Ahero, at sa manugang kong si Elisa Kunanan, kay Tata Vlog Lima, kay Mamas Vlog, kay Rolando Quijada. Shoutout po kay Bisan Jose, kay Shirley Bato. Shoutout kay Belly Flores Jr., kay Waps Vlog, kay Miho Nguyen, kay Tambay o kay Money Collector, kay Mimi Jelly. Shoutout po sa kaibigan kong si Dea Cruz at Carl Cruz, maging sa pamilya ni Melda Mendoza at sa kanya na rin po. Shoutout po sa kapatid kong si Marcelo Victorio na nakabase sa Luxembourg, at kay Ronald Malastas na nasa Kingdom of Saudi Arabia. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo dahil lagi kayo nandyan na nakasubaybay sa aking channel. Huwag po sana ninyong makalimutan mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong video. I-like at pakishare na rin po ang video ko para po masaya. At sa huli ay masabi ko, mabuhay tayong lahat.